Soberol ngayon summer. Yung solo clocker na Esperanza Masbate, ng tatlong club. Hindi ako madamot. I-share ko kung ano yung mga naan. Kasi time namin noong una, na kami yung pinagdamutan, hindi ako gumante. Ayun. Kumbaga, kung ano yung mga natutunan ko, kung ano yung mga sinasabi ko, sinishare ko sa kanila. Kasi gusto kong mas ma-promote pa ang pigeon racing dito sa Pilipinas. Ayun. Ito naman si Joanne. Last year winner ng QPHA. Ayos oh. Bali, hinakot nito lahat ng awards. Bakit lahat? Ano mga nahakot nan, sir? Sayang nga lamang at natigil kasi gawa ng bird flu issue. Apo. Kumbaga, final up na namin, Tacloban na. Magkakaalaman na sana. Kaso natigil na ang karera gawa ng bird flu. So, bali si ito. Si Joanne, bali, second overall champion to. Kotche Cup partaker, pooling winner, side bet winner, off-color winner, OB winner, young bird winner. Kumbaga, lahat ng category. Daming hinakutan nito. Hinakot niya lahat ng category na. Ano. Buti hindi kayo, sir, takot na itagos sa lahat, sir, ano? Oo, kasi tiwala kami dun sa ibo namin eh. Na, yun. Kaya tinatagos namin sa lahat ng ano, category. Yun talaga. Bali ito, apo ni McLady. Ay, so sila na lang din mga nanalo. Yung nanin ito, anak ni McLady. Stock namin yun. Stock. Ayos. So, anak ni McLady. So ito si Joanne. Joanne. Abangan pa natin yung mga magiging anak nito ni Joanne. Ito naman si Bunny Mac. Oh, Bunny Mac naman mga kaibon, no? Kumbaga yung mga pangalan ng ibon namin, pangalan ng pamilya namin. Ah, okay. Kaya po pala. Kumbaga yung pangalan ng mga magkakapatid namin, mga pamangkin namin. Kumbaga doon ko kinukuha yung mga pangalan ng mga winners namin. Na yan. Siya yung first over ngayong summer. First overall ngayong summer. Ah, ito pala yun. Yung latest niyang winner. Siya yung solo clocker ng Esperanza Masbate, ng tatlong club. Ah, solid mga kaibon, no? QPHA, QPHA at saka LHA. Grabe, oh. Solo clocker mga kaibon, no? Off color pa, oh. Anong bloodline nan, sir? Bali, ito ay Renato Chu, Pakitungo, cross ng Bob Kini. Oo, oh, ayos ano. Panibagong imbis na ni sir pala itong mga bloodline na nandito. Bali, yung tatay nito galing doon sa kumpare ko kay Erwin Arellano, kay Paring Butot. Yun, shout out so, po. Ang galing nung tumigil siya noong 2016, binigay niya sa akin yung tatay nito. Ayun. Na Pakitungo, cross ng Renato Chu. Ang galing, oh. Solo clocker. Ano, anong ginawa niyong preparation nun, sir, bago mag-last lap? Ano lang, usual lang, bintos. Tapos ay, yung usual na patuka. Yung tapos ay, vitamins, minerals sa tubig. Tapos ay, subo ng Supra. Yun lang. Tapos the rest, history na. Ayun, talagang malaking bagay talaga nung ano, pagdating sa bloodline. Tapos ginawa niyo na ding breeder yan, sir? Oo, breeder na rin. Kumbaga yung mga kapatid nito, mga winners din. Sina Jazz, sina Binky, sina Aliza, sina Joram. Kumbaga mga full siblings din nito. Puro winner din, sina Giselle. Grabe. E di gaano kayo kasaya, sir, nung dumating yan? Masayang masaya. Tapos eh, naalaman namin na ano, na kami pa lang pala yung nakakapagpa clock ng time na yun. Mahirap ko si pauwihan nyo, Esperanza. Kumbaga isa daw yun sa pinakamahirap na ano, na pauwihan. Ilang ibon, sir, yung naglaban-laban nun? Hindi ko tanda, sir. Hindi na po tanda, sir. So, bali, yung last lap, yung Esperanza, bali tatlong ibon yung ikinarga namin. Yung, ito yung solo clocker. Silang yung nag-clock. Tapos yung kapares nito, yun yung sumunod na umuwi. Oo, isa no, magpere sila umuwi. 10th overall yun, 10th overall yung kapares nito. Ito mo, nakapumisto pa din ano, sir. Oo. Ah, yung bali isa, hindi po nakauwi. Oo, yung isa hindi na nakauwi. Oh, yus. Kung ganun ano, may itlog to eh. Lipad pogi lang siya, hindi siya makikita ng speed. Kumbaga, ano lang siya, lagi 800. Oh, consistent lang.
Nung esperanza na, 700 plus lang. Hindi, mahirap naman sir yung karera, yung goal. Malapit na mag-cut-off noon nung dumating to. Ito mga kaibo, no? Takbong pogi lang, pero nag-solo clacker. Lipad pogi. Ay, lipad, takbong pogi. Ito, tingnan nyo mga kaibo, no? Lipad pogi lang, oh. Pero solo clacker. Ang tindi ng ibon na yan. Ay, ikaw sir, nag-out ng mga kapatid nan. Nag-out din naman. Ayun, alam nyo na. Pagka may sobra. Ayan, i-PM nyo lang mga kaibo, no? Mga tangay. Mag-usapan nyo na lang yung presyo. Ayan, baka may papakita pa sa atin si sir. Ito naman yung tatay ni McLady. Ah, ito pala yung tatay, oh. Finisher ko ito ng apari. Okay. Tapos yung nanay naman ni McLady, finisher din namin ng apari, si Miss Vegan. Oo. Balilap winner siya ng Vegan. Pinagpares namin yun, dalawang finisher namin, si McLady yung inilabas nila. Kumbaga pareha silang North, pero yung naging anak nila, solo clacker ng MacArthur. Bloodline nito is Bob Kinney, Ben Mayberg. Oh, ayos. Bali ang year nito, 2011. Medyo may edad na rin sir, ano? Nagpe-fertile pa po. May edad na talaga, pero nabuga pa. Oh, may anak sila ngayon. Oh, sir, ano? Karamihan sa iba, sir, wala na eh. Pag mga ganang edad na. Tingin nyo, sir, anong magandang gawin para mag-fertile pa rin hanggang pag ganang edad na? Wala naman. Wala naman akong ginagawa. Oh, wala po. Basta lang, moron tubig lang. Moron tubig. Dalawa pa, sir, pinipisa. Minsan dalawa, tapos minsan isa. Oo, isa, no? Nagdadalawa pa to, ano? Sir, tingin nyo, may sikreto po ba sa pagiging champion? Wala naman. Bali yung nabanggit ko kanina na apat. Ah, yun talaga. Apat na points. Sabi ko nga, pag nagkulang ka dun sa apat na yon, don't expect na manalo. Yung... Kasi kung maganda nga ang bloodline mo, kung wala ka namang tutok sa ibon mo, tapos eh kahit mamahalin yung mga gamot mo, tapos nagdadasal ka, pero wala ka namang tutok sa ibon, di ka rin mananalo. Yung... Tapos eh tutok na tutok ka nga sa ibon mo, tapos ang mga ginagamit mong gamot ay mamahalin, tapos eh nagdadasal ka, ang bloodline mo naman eh, no? Sabi-sabi lang. Ano? So bali, hindi ka rin mananalo. Kailangan talaga sama-sama yung apat, sir, ano? Kumbaga, dapat kumpleto yung apat na yun. Kumbaga, pag nagkulang ka dun sa apat na kategory na yun, hindi ka mananalo dun pag nagkulang ka. Dapat kumpleto yung apat na yun. Ayun. Ikaw, sir, anong maipapayo mo sa mga hindi pa nananalo? Don't give up. Don't lose hope. At saka, pray lang kayo. Pray lang kayo ng ano. Kumbaga ako, bago nanalo, ano, talagang matindi at madaming prayers din ang naubos ko bago manalo. Kaya, ang payo ko lang sa inyo, tuloy-tuloy nyo lang. Tuloy-tuloy nyo lang. Kumbaga, kung ano, basta magsimula lang kayo sa tama. Pagka yung mga hawak nyo ibon, hindi napalo, ano nyo na, hayout nyo. Kumuha kayo ng panibagong ibon sa ano. Maraming magagaling na mag-iibon dito sa Pilipinas. Kumuha kayo dun sa mga trustee nyo na ano, na hindi kayo lolokohin. Sabi nga nung iba, na ano, pagbibili daw kayo dun sa mga pansier, kailangan, ang titingnan nyo daw, hindi mata ng ibon, kundi mata nung pansier. So, kumbaga, para makita nyo daw kung niloloko kayo o hindi. Pero ikaw, sir, natanggap ng pagme-mentoran. Malay nyo, may lumapit sa inyo, sir, ng mga adapt. Maraming nagpapamentor sa akin. At saka, hindi ako madamot. I-share ko kung ano yung mga naano. Kasi, kumbaga, yung time na kami, nung time namin noong una, na kami yung pinagdamutan, hindi ako gumante. Ayun. Kumbaga, kung ano yung mga natutunan ko, kung ano yung mga, sinasabi ko, sinishare ko sa kanila kasi gusto kong mas ma-promote pa ang pigeon racing dito sa Pilipinas. Yun. At saka para, kumbaga kung ano man yung mga blessings na natanggap namin at tatanggapin pa, at least nishishare namin sa iba. Yun. Sir, na-experience nyo kasi sir yung ano yan, no? Pinagdamutan, ano? Kumbaga alam nyo yung pakaramdam, pagay... Kumbaga, nagtatanong kami pero nililigaw kami. Alam mo yung nililigaw ka. Kumbaga, pag nakikita kasi nilang may potential ka na ano, kumbaga parang iniisip nila, kalaban ka nila eh. Ganun na, nga sir. Eh kami, hindi naman kami ganun. Kumbaga, kung sino yung mga lumalapit sa amin, willing kaming tulungan sila na. Kumbaga, yung ma-share namin yung mga ideas namin kung paano kami nanalo. Yun. Thank you po, sir. Mamaya, tanungin naman natin si Sir Roald about sa mga YB niya. Yun, thank you po, sir. Yon na, maraming salamat nga pala sa patuloy niyong
suporta, mga kaibon. At syempre, shout out sa isang pogi kong cameraman, si Joe Reyes. Ayan, abangan nyo kanyang vlog. Yun. At shout out nga pala kay Yuri Sobrano, ang staff bandrig ng Limay Bataan. Shout out din kay Alexander Lope ng Montalban Rizal. Ayan, shout out din kay Mary Jane Mendoza at kay Jason Angeles, aka Payang Koor ng ARPCI Pasig Chapter. Let's go! Shoutout din kay Mastermind Loop at kay El Sualop TV. Shoutout din kay Ricardo Alcasaren at sa club na BFRPCI from Roas, Capiz. At syempre, shoutout din kay Nick Alaka. So yun, maraming salamat sa patuloy niyong suporta, mga kaibon. At abangan nyo yung part 4 nung napanood nyo yung video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.